Guys, good evening and welcome. Welcome to my channel. Nandito tayo ngayon sa ano, sa Muharak pa rin. Ito sa Bahrain. Meron kasi ano, bagong tayo to na ano. I mean, parang last month daw ata na katatapos lang ng parang park din siya sa tabing dagat. Yung ko lang na kita o nalaman na ang Bahrain pala, ang late ng Bahrain, meron silang 150 plus na parks dito sa Bahrain. Pero nung tininan ko, parang ano ata, parang halo-halo, may malalaking parks, may maliit din. Ito, medyo okay naman, sa tabing dagat to. I mean, oh, sa ano, parang merong wharf. Ito. Saka, pero blanco pa eh. I mean, wala pang laman. Maganda, maganda. Ang daming ano, ang daming pag-iikutan na naman. Kaya lang ngayon, medyo ano, 'di ba, may quarantine ngayon, kaya hindi pa ano, allowed yung mga tao nga na kasi balak pa nga ata next week or this week parang magkaroon ng ano ng curfew na. So ito na naman guys yung ano, bagong ano nila, bagong pasyalan. Ito sa tabing dagat pa rin. Maganda. Ang dami nilang ano, ang dami nilang pasyalan dito sa totoo lang. Kapag parang inaano nila talaga yung ano ng mga tao kung saan papasyal. Madami ito, bago lang ito, wala pa ano, ito mga building na ito, wala pang laman. Wala pang ang tao ngayon eh. Nga pala guys, gusto ko i-shout out ang produkto ng kaibigan natin, yung Mama Gigi Sauces. Meron siyang garlic sweet and spicy, merong
honey, may mushroom. Hindi ko pa ito nasubukan, pero try nyo guys, kasi nandyan naman ito sa Pinas eh, sa Cebu area. So, i-flash ko lang dito ha, yung mga pictures ng Mama Gigi Sauces. Yung isang mga ano, manghang daw ito. Masarap naman daw ang pagkaanhang niya. So, kung mapunta kayo ng Cebu, try nyo nga subukan to o try nyo nga hanapin. Hindi ko pa sure kung nandiyan na to sa mga supermarket. Malay natin next time, baka darating na to sa mga supermarket. Pero sa ngayon, parang meron siyang, ano, meron siyang FB page, Mama Gigi Sauces. So, subukan nyo guys. At saka mga, sa mga ano na to diha, sa itong mga higala diha sa Cebu, suwain ninyo ang Mama Gigi Sauces. Daghan kuan, di lang ko kakuan sa mga pangalan, pero akong i-plastery ang mga pangalan sa iyang mga klasik-klasik ng mga sauce dari sa Cebu, nasa Cebu, ang Mama Gigi. Okay? May binila na ako sa ano, may binila ako sa pindahan. Eh, dumiritso lang ako dito kasi nagsabi nga sa akin na meron daw magandang pasyalan dito. Maganda daw magpa-picture. Kaya pumunta ako dito. So ito yung ano, ito yung hindi ko pa alam kung anong pangalan ito. Dito sa building naman may Nasef, kung anong ibig sabihin itong Nasef. Kumpanya siguro to. Pero siguro baka maganda din to tingnan sa ano pag umaga. So guys, pasensya na kung medyo madilim. Kasi wala akong time na makapunta dito ng umaga. Pero sige lang, next time, itry ko. Itry ko pumunta dito ng ano, ng yung maliwanag talaga. Para makita nyo, o makita natin kung ano talagang forma nitong pasyalan nila dito sa tabing dagat pa rin. Walang tao. Kahit man lang isa. Guardia lang yung nakita ko kanina. Or kasi parang medyo malamig ngayon, or wala pa naman ata start ng curfew. Baka takot ngayong iba, pero wala naman. Sa grocery, marami namang tao. Nga pala, sa mga kabataan natin dyan sa Pinas, or kahit saan man, ay sa Pinas na lang kasi hindi naman nila maintindihan sa ibang bansa pala. So, mga kabataan natin dyan sa Pinas, makinig naman kayo sa anunsyo or sa rules or sa batas dyan sa Pinas. Pag sinabing may curfew, umuwi na ng bahay. Pag sinabing 24 hours nandyan sa loob lang ng bahay or 24/7 nandyan lang sa bahay, makinig kayo dahil hindi biro ang nangyayari sa mundo. Okay? Kaya ano lang naman to, may ilang days ba, 30 days ang ano dyan sa Pinas. Kaya makinig kayo sa mga magulang nyo dahil hindi lang naman to para sa kanila, para sa inyo, sa lahat. Diba? Para masugpo or mapigilan ang pag-spread pa ng virus na ito. Kaya sa bahay lang muna. Sabi pa nga ni Presidente, kung hindi nyo pa naikot yung bahay nyo, ikotin nyo. Kabisaduhin nyo yung bahay nyo. Malay natin may part pa ng bahay nyo na hindi nyo nakita. At may mga hindi pa kayong nagagawa dyan sa bahay nyo. Kung hindi nyo pa nalinis yung bahay nyo, subukan nyo maglinis. Di ba? Kung hindi nyo pa nasubukang maglaba, maglaba kayo. Kung hindi nyo pa naikot yung kusina nyo, kung hindi nyo pa naikot yung sala nyo o yung likod ng bahay nyo, kung hindi pa kayo nakatry magsaing ng kanin, ngayong panahon na to, magagawaan nyo na yan. Di ba? Madaming pwedeng gawin sa loob ng bahay. Lalo na may internet na. Di ba guys? Mga kids, so, ingat-ingat sa lahat. Mag-wear ng mask at saka kung hindi man na kailangan, huwag na munang lumabas. Dito actually hindi ko pa alam, hindi pa rin namin alam kasi parang may balita pa na parang mag-curfew, mag-sasara yung mga tindahan. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Kaya, ready lang. Kailangan kami, ako, makasamahan ko, hindi kami pwedeng
naka-stay ng bahay dahil trabaho namin ay nasa labas. Sa labas talaga kami. Kaya nasa labas kami para kayo ay safe dyan sa loob. Di ba? So ingat-ingat. Ingat-ingat at makinig sa mga kapulisan dyan o sa mga local authorities natin dyan sa Pinas. Okay? So ingat-ingat. Okay guys, so next time may papakita pa akong park sa inyo na ano. Maliit lang siya. Pero parang ang ganda pala no. Ang ganda pala kahit pala maliit na ano, maliit na pwesto, maliit na space. Gaganda pala siya pag nilagyan ng mga lights, di ba? Meron akong nakita kasi na ang liit lang ng space. Tapos inano nila, inayos nila, parang puro haligi, puro ano ang nakalagay. Tapos may mga ilaw. Tapos may mga tao, may mga upuan. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda tingnan. Pagkita ko sa inyo next time. Maganda, maganda. Mga pasyalan. Kasi yung sa website nga, yung nakita ko, 150 plus parks ang meron dito sa Bahrain. Kaya tingnan natin. Ikotin natin. Isa-isa. Imposible ata, di ba? Pero sige lang. Ang makikita ko lang, yun lang ang isi-share ko sa inyo dito sa Bahrain. Okay? So, dito na lang muna at salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang sa channel ko. Paki-click yung subscribe button at saka yung bell button para ma-notify din kayo pag may upload akong bago dito sa Bahrain. Okay. Habang nandito pa ako sa Bahrain, iikot ako sa Bahrain. Kasi pag nasa Pinas na ako, natural, itry ko naman na ikot din kung hanggang saan ang maikot ko sa Pinas para ma-share ko lang sa inyo. Okay guys, so salamat, salamat. Ingat sa lahat, ingat. We'll be right back.